Kailangan pa ba ng Exos fan kung may bintana naman na? Kung matagal kang mag-CR, mahilig magbabad sa phone habang nakaupo sa trono, maganda maglagay ng Exos fan para ma-improve yung ventilation sa loob. Kaya naisipan natin magkabit neto. Hindi natin gagalawin yung bintana. Wala tayong titibagin, hindi tayo magbabarena, walang papakuan, walang tutornilyohan. Una, sukatan muna natin. Kunin lang natin yung size ng bintana. Kaya yung size ng exhaust fan. Kailangan to para maigitna natin ng maayos. Tapos drawing natin sa papel para may kodigo tayo. Pangalawa, hanap tayo pwede pan-type sa gilid. Ito optional lang to. Pwede naman kahit wala. Mas effective lang kung meron. Tignan nyo mamaya pag dinemo natin kung ano epekto. Meron tayong naitabi ditong retaso. Bitin lang sa sukat pero didiskartehan na lang para di na tayo gumasto sa plywood. Hahatiin natin sa dalawa para magkasya. Ganyan natin siya tatabasin. Maglagari lang tayo saglit. Ayan, pakilike muna tong video. Isang tapik nyo lang yan pero sa paglike nyo, sulit na lahat ng effort natin dito. Lalo pa kung magsusubscribe din kayo. Ay nako, pero okay lang kahit hindi. Ayos lang, no problem. Wala namang kaso sa akin yun. Alright. Pinturahan lang natin ng puti para kakulay ng CR. Alam ko white din yung kulay ng like button eh. Pasuyo, pacheck nga ako dyan sa baba. Yan, habang hinihintay natin tumatuyo, pwede na tayo mag-proceed sa next. Kabit na natin yung fan. Tanggalin muna natin to. Di natin to kailangan, makikita nyo mamaya kung bakit. Alisin din natin muna to. Ito yung frame niya na may mga butas pang screw para pag imamount, supposedly. Pero sobrang gaan lang kasi neto. Ibang usapan kung yung mga bakal na fan ang ikakabit. Pero itong ganitong klase, sobrang gaan kahit hindi natin to ipako o iscrew. Makakabit natin to ng safe. Gagamit lang tayo ng garden wire. Pwede rin alambre o kahit anong matibay na panali. Kahit straw, pasok din yan. Susuksok lang natin to dito sa taas. Tapos gawin nating loop magkabilang dulo. Pulupot nyo lang sa screwdriver para bumilog. Di ko na na-record kasi ang hirap i-video. Kailangan gumamit ng dalawang kamay. Tapos ishoot lang natin dito. Para maging ganyan. Kabilaan. Yan na yun. Kayang-kaya na nyan buhatin to. Madali lang kung rehas-rehas din yung bintana nyo gaya nito. Pero ang ibang style yung sa inyo, okay pa rin basta may pwedeng mapagtalian. Kailangan lang maisabit. Tapos eto, talian lang din natin dito. Kabilaan din para sure ball. Kaya na nung sa taas pero eto para lang hindi mag-vibrate pag inon. Tapos lagay na natin yung cover. Mali pala. Mamaya pa pala muna natin dapat tinali ito. Tanggalin muna natin. Yan. Sentro lang natin ulit tapos balik na natin yung tali. Kabit na rin natin tong mga to. Tapos saksak na natin. Testing. Nice! Nilagyan nga pala natin ng slot dito sa gilid. Para lang padaanan ng saksak ng heater tsano exhaust fan. Ayun nilagari lang natin ng onte. Kahit walang cover gaya nung sinabi natin kanina, okay lang. Kubra naman, pero tignan nyo to. Maglagay tayo dito neto. Ayan po, throw natin yung exhaust fan. Yun. Ganyan siya ang lakas. Pinilipit. Ayan. Nakakatawa, diba? Hindi maramdam na indoors ka. Parang nasa lupas. Actually, parang nasa balcony. Ganun yung, ano dito, yung hanging dito ngayon. Testing lang tayong patayin. Ewan. Kumalma. Ayun. Tapos yan pa natin. One more time.
Ang lakas niya. Actually, hindi ko in-expect na ganito pala kalakas itong ganito. Kahit siguro mas maliit, 10 inches to eh. So, kahit pala mas maliit. Pero ayos na yan. Sobrang fresco. Walang kahit anong kung ano dito sa labas. Nakapatay yung electric fan. Tapos, tanghaling tapat. Ayan. Ayan. Walang... Wala, hindi mahangin. Pero dahil dito, syempre, parang nagkakaroon na siya ng ano. Ayan. Hindi ba masyado malaki itong pot? Pwedeng mas maliit pa. Para, ano? Sakto lang. Pero ayos yung sobra. Para, ano, ganun ka-press ko dito sa CR na yun na may exhaust fan. Sobrang ginhawa na neto. Kahit ilang oras pa tayo maupo dito, di na tayo pagpapawisan. Di na rin pati babaho dito kahit kailan kasi lahat ng masangsang na amoy, dun na lahat papunta sa kapitbahay.